Hello, welcome to my blog, welcome to my YouTube channel. This is Mamsi Marcel. Sa ngayon, pag-usapan natin ang buhay. Pag-usapan natin ang buhay bilang OFW. Ngayon, i-share ko sa inyo kung ano yung two important things na kailangan ko bilang OFW. Ito yung nakatulong sa akin. Una, ito ay ang ball pen. Tapos, ito ang guess what? Ang aking notebook. Pwede nyo naman yung notebook ko, oh. Bagong-bago, di ba? Super bago. Bigay lang kasi ito ng anak ng alaga ko. Eh, kaysa itapon nila. Sabi ko sa akin na lang. O, diba? O, di. Napag... Anoan ko pa. Napagsusulatan ko pa. Dami, diba? Kaysa naman bibili ako. Sayang din. Tapos, ito pang isa. Dalawa yung notebook ko. Pinagsusulatan. Tapos, alam niyo mga resibo. Tapos, yun. Ito yung mga dalawang pinaka-importante sa akin. Kasi dito ko sumusulat lahat. Ng mga kailangan ko. Tapos, yung mga salary ko. Alam nyo ba? Napaka-importante ang magsulat. Napaka-importante isulat mo kung ano yung sinasahod mo. Napaka-importante kung sulat mo kung ano yung mga nagagastos mo. Para alam mo kung ano yung nag-i-in and out sa iyong sahod. Ito. Pakita ko sa inyo yung example ng ano. Ito, list of my salary. Nung nag-start ako dito, dito pala ako sa Israel, OFW here in Israel. I started October 2012 dito sa Israel. And since I start na nagtrabaho, nililista ko na. Nililista ko yung mga sahod ko. Andito lahat yung mga. Ito yung nung una kong sinahod. Nung karating ko lang. Tapos mga day off. Tapos yung weekly allowance. Nandito. Tapos ito yung mga date. Dito yung date of monthly salary. Tapos total of salary. Tapos yung excess less. Tapos ito yung day offs. Nandito yung day offs. Kung ilan yung day off niyo. Kung ilan yung day off ko, nililista ko din. Minsan, may 5 days day off. May 3 days day off din. Lalo na pagka lumabas ako. Nilabas ko ng isang beses sa isang buwan. Yun. Nililista ko din. Para alam ko kung magkano yung computation sa sahod ko, di ba? Organize. Pag nahilus na kayo, organize yung pera ninyo. Na-organize siya. Kaya maganda ito. Ito yung mga example. Tapos yung mga expenses, nilista ko din. Tapos yung minsan, di ba, pag nagsasahod kayo sa DOAR, mayroong 6 nis na charge. Minsan, pagka matagal mo nakuha yung pera mo, 10 nis, ganun, 12 nis, doble, minsan 20 nis ang ibabawas sa'yo dito. Nakalista, di ba? Kaya, ito ang kagandahan pag naglista tayo. Pag naglista tayo, pagtapos mo na yung kontrata mo, di ba? Hanapin mo yung pera mo. Nasaan na kaya yung pera mo? Wala kong ipon. Sabi mo, yun pala. May mga pinag-aral ka, may mga pinundar ka, di ba? Kaya dapat pati yun, ilista mo siya. Para pagka dumating na yung time na uwi ka na sa Pilipinas at nahanap mo kung nasan yung pera mo, hindi reviewin mo yung mga sinulat mo kung saan napunta yung mga sinahod mo, di ba? Tapos for the next time na mag-abroad ka ulit or may negosyo ka sa Pinas, alam mo na kung saan mo isisegregate yung mga sahod mo. Halimbawa, dito sa isang nilista mo, nakita mo sobrang laki pala ng kagastos mo. O di, bawasan mo siya para sa next na pag sumasahod ka na or may kinikita ka na.
pag may kinikita ka na, di ba? Alam mo na kung saan mo isisegregate, saan mo ilalagay. Para makadagdag sa ipon mo, di ba? Kung ba malaki, halimbawa yung ginagast, pinapadala mo sa pamilya mo, eh, sobrang laki. Eh, pwede mo naman palang liitan lang kahit ng konti. O tapos, yung ex, yung kinaltas mo na, na sobra, eh, ilagay mo as savings mo, di ba? Tapos, ayun dito. Ito, notebook ko to ng single ako. Ito yung notebook ko nung single ako. Andito lahat. Andito lahat. Pati flat. Nagusta ko. Pati yung binabayaran ko sa flat. Lahat. Para alam ko kung nasan yun. And then, pati mga resibo, iniipon ko din. Sino mga nakarelate, di ba? Pati resibo. Ito mga resibo ng padala, di ba? Mga resibo ng padala. Yun. Iniipon. Para alam mo, di ba? Tapos, una-una, pati yung mga, yung, syempre, yung placement fee natin dito, ang laki, di ba? Kaya nililista ko din yung mga book interest yan. Nililista ko din yung mga interest. Para alam ko kung saan talaga napupunta. Di ba? Eh, yun. Kaya kailangan talagang ilista. Para alam mo kung ilan yung nautang mo, ilan yung interest na naibigay mo. Parang sa akin, di ba, dito. Tapos, yung, halimbawa, pag nagpa-aral ka, halimbawa, ito din, ilista ko din yung mga tuition fee ng mga kapatid ko nung pinaaral ko. Andito din. Nililista ko lahat. Para, yun, alam mo talaga kung saan napupunta, diba? Kaya sana, sa mga tulad ko na FW, maganda pa naglilista. Para nakikita mo kung ano yung mga pinagkagastasan mo. Tapos, ito ang next. Ang aking favorite notebook rin. notebook na pinasusulatan ko sa savings namin mag-asawa. Ito. Ito, nung single ako, maliit pa. Diba? Ngayon naman, nung malak, nung ano na ako, doubled na ako. Nadoble doon yung laki. Diba? Ang lang kami nag-start. Yan. Diba? Nakawa siya sa akin. Natuto siya sa akin. Kaya yun. Lumaki. Lumaki yung notebook ko. Kasi dalawa na kami nag-iipon. Diba? Kaya dalawa na. And ito yung suggest ko. Ito yung suggestion ko sa inyo. Kung, hindi ko naman sinasabi na gayahin nyo ako. Pero sana makakuha kayo ng tips para sa mga ginagawa po namin. Ito yung sinasulat mo kung magkano yung estimated total ng gusto nyong savings within 1 year nandito. Ilista mo din yung amount para alam nyo kung mag-goal nyo talaga yun within 1 year. Tapos nandito sulat mo date, tapos yung monthly fund ninyo. Monthly fund is ito yung sinasahod nyong dalawa. Ito yung sinasahod namin dalawa. Tapos, kung mayroon kayong insurance, ilista nyo din kung magkano binabayaran yung insurance. Then, healthcare, kung mayroon kayong healthcare, sulat nyo din kung ilan. SSS, kung nababit kayo ng SSS, PhilHealth. Tapos, kung may investment man kayo, mutual funds, stocks, ilista nyo din. Basta lahat ng mga pinaglalaan nyo ng pera. Lahat ng mga binabayaran nyo, ilista nyo po lahat dito. Tapos, emergency fund. Emergency fund is, sobrang kailangan nitong emergency fund. Like ngayon, corona, di ba? Like ngayon, corona, kailangan natin yung emergency fund. Buti na lang, nagsisave tayo para in case na ganitong corona, nawalan tayo ng trabaho, nawalan tayo ng trabaho, na-stop yung income natin,
meron tayong hugutin, di ba, na emergency fund. Tapos, ito, travel fund. Ito yung travel fund. Kung may balak kayong magbakasyon or mag-travel sa ibang bansa, napakaganda itong travel fund. Para maisiparit na din yung gagastusin ninyo sa travel fund para naka-budget na siya, di ba? And, meron din kaming wedding fund noon. Nung bago kami kasama, nandito na kami ng wedding fund namin. Para ready na rin siya, di ba? Yun, kaya yung sa kasal namin, napaghandaan namin, kasi inipunan namin, kasama yun sa may, kasama yun sa savings, sa budget namin, sa tawag dito, sa nililista namin. Yun. Ito, nakasulat lahat. Ito lahat. Tapos, ito, tuloy-tuloy lang maglilista. Ako kasi yung taong mahilig maglista. Dami na, no? Haba ng aking listahan. Listahan ng utang. Listahan kung saan ako sa tapos ito na yung latest na April to May. Wala pa po yung June kasi ang sahuran po dito is Ajis. Kaya sa June to, it's next na ko kwentahin. Next ko na ko kwentahin. Para masegregate na namin kung saan mapupunta yung sahod namin. Ang importante, ito yung pinaka-importante talaga sa lahat. Yung naglilista. O, oh, diba? Para alam mo kung saan napupunta yung sahod mo. Tapos, yun. Sa mga kapwa ko OFW, sana nakakuha kayo ng tips gaya ng ginagawa ko. Kasi ito talaga laking tulong sa akin. Lalo-lalo na yung dito ng nung di ako nagde-day off, within 6 years ko bihira akong mag-day off. Laking tulong talaga yung stay. Kasi almost kalahati ng sahod mo is na nakikip na, pumapasok yun sa day off mo. Halos kalahati ng sahod is na-earn mo sa may day off mo. Kasi dito sa Israel, pagka hindi ka nag-day off, bayad ka. May mga amo na hindi ka papayagang mag-day off, pero babayaran ka, di ba? Kaya minsan, five days sa isang buwan ang day off mo. Malaking tulong na yun para pangdagdag dito na din. Kaya sa mga walang day off, tiyaga-tiyaga lang, tiisin. Kung mayroon ka talagang goal sa buhay, di ba? Kahit anong lungkot, kahit anong hirap, titiisin mo siya para sa pamilya mo. Kung may pangarap ka para sa pamilya mo, mabigyan sila ng magandang kinabukasan, lahat titiisin mo, lahat gagawin mo. Pero dapat, huwag mong kalimutan ng mag-ipon. Huwag mong kalimutan na bantayan yung sinasahod mo. Kailangan maging stricto ka. Maging stricto ka sa pagbabudget. Kailangan talaga nakalista para pagka nalulungkot ka, tapos naisip mo, wala kang ipon, yun, makikita mo, basahin mo lang yung mga nilista mo, di ba, kung saan talaga napunta yung sinasahod mo. Kasi baka kala mo, wala ka talagang naiipon, pero nakapagpaaral ka pala ng mga anak mo, ng mga kapatid mo, di ba, ipon na rin yun. Nakapagpundar ka pala ng bahay mo, na napagawa mo pala ng bahay yung mga magulang mo, o di ba, ipon na rin yun. Kaya good luck sa ating lahat, mga mamshi. Salamat sa inyong pakikinig and welcome back to my channel. manood po ulit kayo sa aking susunod na topic, and please subscribe to my channel. Thank you. Bye-bye.